Magandang gabi po. Welcome po again sa ating Health and Wellness Advocacy Channel. This is Nurse Ultimatum po. So meron tayo ngayong our most requested na topic, no? So paano alagaan at palakasin ang inyong ereksyon? So ito po ay para sa mga kalalakihan na gustong maging malakas at magpanatili ang good health ng kanilang manoy. So meron po tayong ni-research na mga paraan o mga tips upang ito ay mapanatili at mapalakas. Okay, so sasabihin ko po muna ang ating sources kung saan po natin ito kinuha. Ito po ay legit. So kinuha po natin ang tips na ito sa Alvarado Hospital, San Diego, sa US, sa Department of Regional Urology sa Cleveland Clinic. Galing din po ito sa University of California, San Francisco, School of Medicine. At galing din po ito sa American Heart Association. Galing din po ito sa Medline Plus. Galing din po ito sa National Institute for Occupational Safety and Health. Galing din po ito sa National Kidney and Urologic Diseases and Information Clearing Houses. So yan po ang ating mga pinagkunan na mga sources nito. Pinagsama-sama ko po ito, ginawa po nating isang vlog para po ito ay maibahagi ko sa inyo. Simulan na po natin. Pag-usapan muna natin, number one, ang pagkain. Ang sabi sa ating mga nasaliksik, ang pagkain daw na mabuti sa puso ay mabuti rin sa inyong ereksyon. Mabuti rin sa pagtigas o sa pagiging matatag ng inyong manoy. Ang pagkain na nakakasama sa puso ay nakasasama din sa manoy ninyo. Sa English, what food is good for your heart is good to your erection. And what food is bad for your heart is bad for your erection. Ayan. Clear po tayo dyan. Atin ngayong iisa-isahin kung ano yung mga masasamang pagkain. Summary na po ito. Ang mga fatty food, yung pong mga malalangis na mga pagkain, alam nyo naman po yan. Hindi ko na po yan kailangang isa-isahin dahil ito po ay common na. No? Yung mga crispy pata, mga liyempo, pwede naman po kayong kumain yan. Ang punto lang po natin is in moderation. Hanggat maaari, kaunti lamang. No? At ito po ang mga iba pa, no? Fried food dahil sa mga mantika na pinagprituhan nyo yan. Kasi po yung mga yan, mga mantikang yan ay rich or marami din yang saturated fat. At ito ay nakakasama sa ereksyon. So in moderation lang, okay? In moderation. Kauntian lang po tayo. Bahagya. Another one. Yung mga processed food, nakakapanghina po ng ereksyon yan. Ano po yung mga example niyan? Yan yung mga bacon, sausages, ham, hotdog. Iwasan po natin yan. In moderation lang. Kasi hindi po natin yan 100% na matatanggal sa buhay natin. Dahil yan po ay masarap. Nandyan po lagi yan. Lalo na kung binagbigay sa inyo. Libre. Kakainin nyo, diba? So, yun. In moderation lang. Okay? Hindi po tayo hard dito or harsh na huwag kayong kumain. Sinasabi ko po, in moderation lang. Okay? Para naman po ay hindi nakakalungkot ang buhay. Okay. Eto, meron akong tip sa inyo. Base dun sa ating na-research, merong nire-recommend na diet na pampaganda at pampalupit ng ereksyon. Yun yung tinatawag na Mediterranean diet. No? Yung mga Mediterranean diet na yan, yan yung mga rich in fruits and vegetables. Okay? Yan yung mga whole grain, yan yung mga oatmeal
no? Yung mga brown sugar, mga brown rice, mga ganun. So, kung talagang seryoso kayo, go for whole grains. Research nyo po yan. Pag tinype nyo sa Google, lalabas yung mga whole grains, yun ang kainin nyo, no? Yun, another example, yung mga part ng Mediterranean diet, no? Yung mga nuts, kailangan mahilig kayo sa mani. Naku, ang ganda sa erection yan. Mani. Alam nyo, lagi akong kumakain ng mani eh. Yan, no? Meron tayo ditong mani. Yan. Dami mani. Yan, kinakain ko yan dito. Nilalagay ko lang yan dito sa nilamesa ko. No? At, diretso kain na tayo ng mani. Diba? So, kailangan, kain kayo lagi ng mani. Another one. Isda. The best yan. Yung mga mackerel, the best yan. Kain lagi kayo na isda. Pampaganda yan ng ereksyon. Meron ako nakausap na manging isda. Ang dami niyang anak. 12. Sabi ko, hindi ka ba hirap? Hindi daw. Sabi ko, ang tindi mo ah. Ang lakas ng manoy mo ah. Sabi, binibiro kong gano'n. Sabi niya, aba sir, malakas talaga to. Paano hindi lalakas? Eh, wala siyang ginawa kung hindi kumain ng isda. Eh, manging isda nga eh. Diba? So, yun yung isang example na nakita ko. Sabi ko, ebidensya to. This is an evidence. Diba? Kita naman eh. Dami niyang anak. Okay. Red wine. Part yan ng Mediterranean diet. Kasi ang red wine, syempre grapes yan. So, nakakaganda rin yan. That's part of Mediterranean diet. Okay? So, yan. Magandang tip yan. Mediterranean diet. Okay. Next. Tapos na tayo sa pagkain. Pag-usapan naman natin timbang. Kailangan maganda ang timbang nyo. Kung kayo mataba, magpapayat kayo. Dahil napatunayan sa pag-aaral na ang pagiging overweight or obese ay nagkukos ng heart disease. Kapag nagka-heart disease kayo, madadamage yung mga arteries ninyo o yung daanan ng dugo. Kapag ka nasira yun, yung daanan ng dugo, nasisira din yung daanan ng dugo sa penis. Kapag nasira yun, pangit ang ereksyon nyo. Poor ang ereksyon nyo. Kaya dapat, maganda ang timbang nyo. Another one, pag mabigat kayo, pwede kayo magka-diabetes, type 2 diabetes. At yun ay nakaka-damage din ng daanan ng dugo o yung mga artery sa inyong penis. At yung mga nerve, yun yung daanan ng kuryente ng penis ninyo. Kaya hindi din kayo nag-i-erect or hirap mag-erect o pangit ang ereksyon pag may diabetes. That is because nadadamage yung mga nerve. Diba? So, prevention tayo, no? Kung talagang gusto natin, seryoso tayo, maging malakas yung manoy natin. So, pagandahin natin yung timbang natin. Magpapaya tayo, wag nating hayaan tumaba tayo ng tumaba. Okay? Yan. Another one. Pag-usapan naman natin ang blood pressure and cholesterol. That's number 3. Kailangan maganda ang inyong BP. Normal. Why? Kasi ang mataas na BP, nakakadamage siya ng daanan ng dugo sa inyong penis. At yan ay nagkukos ng mahinang penis o mahinang ereksyon. Okay. Another one. Cholesterol. Kapag ang cholesterol ninyo ay mataas, pirming mataas, nakakadamage din yan ng daanan ng dugo ng penis. At yan ay nakakapagpahina ng ereksyon. Bakit ba natin lagi pinag-uusapan ang daanan ng dugo ng penis? Kasi pag pinag-usapan ng penis, it's about blood flow. Yan ang pinag-uusapan, yung daloy ng dugo. Dahil ang nagpapaganda ng tigas, ang nagpapatigas, at ang nagpapalaki niyan ay ang daanan ng dugo. Pag ang daanan ng dugo ay maganda, maraming dugo ang nakakapunta, normal na dugo ang nakakapunta, at maganda ang tigas at saka laki ng penis. Kaya dapat yung daanan ng dugo, pirming maganda ang flow. At para maganda ang flow, kailangan yung cholesterol mo at BP, okay. Kaya dapat lagi kayong nagmo-monitor ng cholesterol at ng blood pressure. Yan ang importante dyan. Para okay na okay yung mga manoy ninyo. Okay, that is according to research. Okay, another one. Tapos na tayo dyan, number 3. Let's talk about number 4. Drink alcohol in moderation. Kailangan lagi kayong in moderation. Dahil nakaka-damage yan ng liver. At pag nadamage siya ang liver ninyo, in the long run, pag nagtagal, nagkakameron ng abnormal male sex hormones. Ano yung ibig sabihin nun? Ang ating ereksyon ay kailangan ay maganda rin ang mga hormones. Dahil ang ereksyon ay nakarely din doon sa mga male sex hormone na tinatawag.
yan yung mga ingredient ng magandang pagtigas at pagka meron ng libido, yung ganang makipagtalik, yung sex drive. Ngayon, kapag ka sobra ka sa alak, sira yung nasisira yung atay mo, nagkakagulo yung mga hormone sa katawan mo, pumapangit yung ereksyon mo. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga alcoholic, yung grabing mag-inom, hindi na yan mga yan masyadong tinitigasan. Mahina na yan, hindi nagkagaya ng dati. Okay? So, yun yun. Another one, number 5, mag-exercise kayo regularly. Dahil napatunayan sa pag-aaral na pag lagi kayo nakaupot, hindi kayo pinapawisan, nakakasira o nakakapangit yan ng ereksyon. Okay? Number 6, Kegels exercise. Paano yan? Yung Kegels exercise, yan yung pakiramdam pag kayo'y nagpipigil ng ihi. Alam nyo ba na pag nagpipigil kayo ng ihi, exercise na yon, ang tawag doon Kegels exercise. Pwede nyong gawin yan kahit hindi kayo umiihi. Halimbawa, nakaupo lang kayo. Imagine niyo na kayo ay umiihi at nagpipigil ng ihi. So, meron kayong nararamdaman, di ba, na may gumagalaw doon sa ilalim ng inyong itlog. Yan ang tinatawag na Kegels exercise. So, paano gawin yan? So, ang gawin nyo, pagalawin nyo ng 3 beses sa pamamagitan ng 3 seconds. Okay, pagalawin nyo ngayon and then hold. Pagalawin, hold. Huwag nyo muna bibitawan. 3 seconds, bitawan. Magpahinga ng 3 seconds. Okay, ipitin uli. 3 seconds and then pakawalan uli ng 3 seconds. Gawin nyo yan. Okay, yung 3 seconds na 3 seconds contract, 3 seconds relax, 3 seconds contract, and then mag-relax kayo ng 3 seconds, and then 3 seconds contract. Gawin nyo yan 10 to 15 times kada gagawin nyo yan sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Obserbahan nyo, gagaling ang inyong, gaganda ang ereksyon nyo, lulupit ang inyong manoy. Okay? Another one. Number 7, avoid steroids. Doon sa mga nag-gym, avoid steroids. Mga atleta, siyempre, kailangan nila yan. Ewan, ginagamit yata nila, hindi ko sigurado. Avoid steroids. Nakakasama yan sa ereksyon. Kaya yung mga nag-gym na nag-i-steroids, obserbahan nyo kung kayo ay gumagamit yan. Hindi na maganda ang ereksyon nyo. Apektado. Hindi na kasing tigas nun dati. Another one. Number 8, stop smoking. Why? Kasi pag nag-i-smoke kayo, lumiliit yung daanan ng dugo sa inyong penis. Sabi ko sa inyo, pag pangit ang daanan ng dugo, maliit ang daanan ng dugo, konti lang din yung blood flow nakakapasok. Kaya pumapangit yung erection. Kailangan smooth yung tubo na dinadaanan ng dugo. Kapag naninigarilyo kayo, hindi maganda yung daloy niyan. Kailangan ay maganda yung flow. Para maganda yung flow, stop smoking. Okay? Another one, number 9, avoid hard sex at saka yung mga aggressive sex. Why? Kasi meron nakita sa pag-aaral na yung mga lalaki na merong pangit na ereksyon or may erectile dysfunction na tinatawag ay may damage sa penis. So saan nag-originate to? Nag-originate ang damage na yan o nangyari ang damage na yan dahil sila ay nagkameron ng injury noong mga nakaraang mga pakikipagtalik. Dahil sila ay mayroong tinatawag na aggressive. Halimbawa, sobrang bilis ng pagpump ng ganon, sobrang aggressive, tapos biglang pak, tumama sa puson o tumama sa buto ng likod ng babae, eh di ngayon magkakrak yung penis, pak, bali ngayon yung penis. Pag yun ay hindi dinala sa ospital at yun ay nag-heal at sinarili niyo tiniis, nilagyan niyo lang ng yelo. Pag yun ay nag-heal, baliko yun, tapos hindi na maganda yung ereksyon. So yun ang pwedeng mangyari. O kaya, kung kayo naman ay nadala sa ospital, maaari may roon na yung epekto after ng healing process. Okay? Number 10, last but not the least, pero napaka-importante, kailangan nyong i-manage ang inyong mga pagod at hirap. Yung managing stress. Why? Kasi pagka kayo stress, lagi kayong galit, lagi kayong pagod, lagi kayong aburido, ano mangyayari? Tataas yung tinatawag na stress hormone at pag tumaas yung tinatawag na stress hormone, yung daanan ng dugo sa penis nyo, pumapangit, lumiliit yan. Pag lumiit yan, konti lang yung makakapasok na dugo. At pag konti lang yung nakakapasok na dugo, imagine niyo, lalaki ba ang penis nyo? Hindi. Maliit yun. Kasi kung ang penis ninyo ay ito, tapos ito ang daanan ng dugo, halimbawa may daanan ng dugo dito, ito yung pinaka-penis ninyo. So, pag itong daanan ng dugong to lumiit,
itong penis nyong to, hanggang ganyan lang ang laki. Dito, kunyari, ito yung, nandito yung penis nyo. Okay, halimbawa, itong lapis na ito. Okay, yung penis nyo. Ito nga yung butas na ito, yung daanan ng dugo. So, ang mangyayari niyan, pagka kayo ay na-stress, lumiliit yung daanan ng dugo na yon at ito ay hindi nakakatanggap ng enough blood supply, kaya hindi ito maglalalaki at hindi ito magtititigas. Kaya mapapansin nyo, pag kayo galit, aburido, hindi nagtititigas ang inyong penis, ang lambot, lantutay, nagagalit si misis, nagagalit ang inyong girlfriend. Kasi nga, stress kayo. So, in order to prevent that particular thing or disappointment ng inyong mga asawa, ay kayo ay mag-manage ng stress. Mag-unwind kayo, mag-relax kayo, mamahinga kayo, mag-deep breathing exercise kayo, umupo kayo sa harap ng magandang view, kagaya sa Tagaytay, mag-relax kayo, mga ganun. Diba? Practical yan eh, hindi ko na kailangan isa-isahin. Alam nyo naman yung kung paano nyo i-relax yung sarili nyo. So, yan po ang ating mga tips. Medyo mahaba, pero yan po ay napakalaki ang pakinabang sa inyong ereksyon. Kung talagang seryoso kayo na alagaan at patindihin ang performance nyo sa kama, gawin nyo lahat yan at siguradong may mabuting resulta. Magiging matindi ang inyong performance sa kama. Maninibago kayo at maninibago rin ang inyong kinakasama kapag nagawa nyo yan. Bye for now.